So meron ka bang listahan ng mga five tips tayo. Five tips mga five parts. Tips. Yeah. Okay, sige. Hello everyone, kamusta? Ayun, kamusta kayo? Five tips. Ayos naman, Idriel, kamusta dyan sa Singapore? Gapang sa ACADS, back to back L weeks, pero ngayon week medyo free, so okay, pwede ako mag-dito din. 2 months? October 2 months ka na ba? Wow, hindi ko masyadong ramdam. Ano mo naramdam? May spirit pa kasi ako sa Pinas, kaya di mo naramdam. Then, kami nalang tayo kasi mag-uusap at saka nakakasama ka pa rin sa live stream natin every now and then. Pero 2 months ka na pala, no? Matagal na 'yon na considering yung pagdating sa ano, sa lifestyle, no? Kasi yes, usually ang adjustment sa lifestyle mga 2 weeks eh for me, no? If ever I move into a new place, usually mga 2 weeks yung adjustment. After yes, noon, okay. Yeah, and I agree, and that is something we will discuss today. No, oo, which tama is actually for our OFWs and Filipinos studying abroad, so yung mga international students din. So ito yung part 1 ng money tips natin, no? So money tips for OFWs and Filipinos studying abroad. So partner studying yung and working abroad. Oh, yeah, okay. So yeah, partner rin yung ano, mga international students na pumupunta sa ibang bansa. Tama. So sila yung natin, part 1. Bakit part 1? Ano yung iko-copy natin? For this ano series, we will discuss kung how to prepare financially before leaving the Philippines, and of course regardless kung saan country mo ka man pupunta, no? So part 1 muna dahil budgeting. Mamaya na yung remittance, how to save on remittance, yung forex, whatever. Mamaya na yan. Pre-departure and immediate arrival. So mga financial tips natin for people na mag-aaral or magtatrabaho abroad. All right. Assuming walang COVID, ha? Yes. Ano to? In a post-pandemic world. Post-pandemic. Yes. Of course. Positive thinking tayo. Sige. So meron ka bang listahan ng mga tips? Five tips tayo. Five tips mga five parts. Tips. Okay, sige. Ready na tayo. Sige. Ano yung mga tips mo, Adriel? Sige. Number 1, do your research kung saan ka pupunta. Mm-hmm. Bakit? Kailangan mo i-research kung ano yung price ng food, ano yung cost of living doon. And of course, i-research mo na rin kung ano yung lifestyle doon. No? Because iba-iba kasi yung lifestyle per country. So for example, here sa Singapore, medyo high-end yung lifestyle, medyo ano ba, streamlined, medyo, di naman medyo, but more or less, medyo simple yung, ano, yung processes dito. So, iba yung lifestyle per country. So, you have to check kung ano yung lifestyle and prices dito sa Singapore. Before I left, I actually was searching kung magkano yung food at yung gastos dito. Tapos, I found out na mga 5 to 15 or 30 SGD, depende pa kung anong restaurant na pupuntahan mo. So ano, gaano kalaki yung difference ng prices diyan sa Singapore sa prices sa Pilipinas, for example? Ano ba yung bagay na madalas mong bilhin sa Pilipinas na binibili mo rin ngayon diyan sa Singapore, at ano yung diferensya ng prices nila? Yes, yan yung kailangan i-research. So for me, I was checking yung fast food, yung kung pupunta ka ng restaurant or kakain ka sa labas, magkano yun? So what I found out was here sa Singapore, halos same lang kapag kakain ka sa labas. Let's say pupunta ka ng restaurant, halos the same. Pero yung malaking difference was the fast food. Because there in the Philippines, it's what? 50 pesos? 120 pesos? Dito sa Singapore, it ranges around 150 to 240 pesos. So that's around... So it's around 5 to 10 SGD, minsan 12. SGD, depende. So, may ganung bagay. No. So, paano ka nag-research? Paano mo nalaman yung mga prices? Search mo lang. Singapore food prices. So kunwari, sa Hong Kong ako,
magtatrabaho. So ganun din gagawin ko, Hong Kong food prices. Mm-hmm. Check mo like na. Lalabas yan for sure. Or average price when eating out in Singapore or in Hong Kong or in Japan or in the US or in Qatar. So, mabilis lang yan. Search nyo lang. Saka feeling ko, ano naman, no? Madaling mag-crowdsource sa yes, madali din mag-crowdsource. Social media, no? Mm-hmm. And speaking so, of crowdsource. Sa pagkain, ano pa yung i-search mo? Ano ba? Electric bill? Ano ba? Right, electric bill. Yung mga ganun. Actually, yung mga ganyan, which is actually yung tip number two ko, yung crowdsourcing. Okay. Which is actually finding a group or community here in Singapore. Or kung may group ka na, stick to your group. Tapos when you're flying out, maghanap pa ng community. Mm-hmm. Doon ka so pwede mag-crowdsource. Filipino communities to. Because sila yung may alam eh, sa area. So doon, pwede mo nagtanong yung magkano yung usual electric bill, yung transport cost, yung mga tips on how to save the utilities, because minsan kasi may tips on how to save for the electric bill, your internet bill, your water bill, minsan your gas bill pa, depende per country, no? So you better to find a community, or kung may group ka na, stick with your group, then find a community, para it will be easier for you, no? Minsan kasi mag-homesick ka eh, so better na may community ka, may grupo ka, because if you're not within a certain community, let's say mga foreigners yung kasama mo, may tendency ka to spend because you're trying to match the lifestyle of your roommates. Tama, tama. So, ang tip natin na to is before ka pa umalis, maghanap ka na ng community, no? So that meron ka ding mga makakausap on how you can ease yourself into the new lifestyle overseas. That's very good. I got a bit lucky because may mga friends na kasi ako dito sa Singapore. Before I flew out, I was already messaging them na pupunta ako dito, tapos kain tayo sa labas, tapos tinatanong ko na kung ano yung mga tips na pwedeng, alam mo yung ma-share sa akin when commuting, when ano yung sa bills, yung sa gas, para at least aware ako paano tumipid and to save. Tama. Ako, personal experience ko sa Singapore din, of course, ang pinakamurang way para maglakwat siya dyan ay yung mag-bus, no? And isa yun sa mga pinaturo ko doon sa mga friends ko na based in Singapore, paano ba gamitin itong bus system ninyo? Kasi I remember some friends na nung tinanong ko na paano ba magpa-ikot-ikot sa Singapore, sinasabi nila, mag-ano ka nalang, mag-taxi ka nalang. Sabi ko, naku, ang mahal naman. No? So, syempre, mahal mag-taxi dito. Exactly, di ba? Tapos yung taxi pa dyan. 15 SG dito. Tsaka yung taxi dyan, iba-ibang rate. Pag hindi mo alam yon, ang nasakyan mo yung premier taxi pala na anlaki ng single, di ba? Tapos, yung pupuntahan mo pala, merong mga dadaanan ng mga, alam mo yun, yung may mga business district na may additional na toll charge. So, May tolls dito. So, di ba? It's important to know eh, kung paano ba, how do you go around the city, ano yung cheapest way, those are the things that you can easily ask if you already have a community. And saan ba nakakahanap ng community? Sa Facebook, no? Mga maraming FB groups. Actually, part of sa renting groups sa Pinoy lahat. Tapos yung Pinoy food group sa Singapore. That's so also ano. Good, bro. So in case gusto ng food na Pinoy, you can just message there. I post there, tapos magsisend na. Tama. Okay, so yun. Next tip. Sige, third tip is to now create your budget plan. So you did your research, nag-crowdsource ka na, create mo na yung budget plan mo. So this means kasama yung rent, kasama yung food, kasama yung leisure spending mo. No? Bakit? If hindi mo yan nagawa, mamaya yung, for example, sa akin, 1,000 SCD, mamaya in 1 week, ubos na yan. Spend ka ng spend mo na tata. So, kailangan may food budget ka, tapos stick with your food budget. If, let's say, nakatipid ka sa food budget mo, pwede mo na yan i-add for next week, or kung may expected gala ka, yun, pwede na pang-add mo sa leisure spending mo, or for your rent, or whatever you want to do. So, ikaw, Adriel, kasi nag-aaral ka dyan, so wala kang income, no? So mostly allowance yung binibigay. So what I did was, binigay na akong allowance ahead.
So I have to be mindful sa exchange rates din. No? Mm-hmm. So I had to scout that as well, kung saan yung okay na exchange rate. Because I'm converting from USD to SGD. So I was scouting for money exchangers. Tapos kung saan yung okay na exchange rate, doon ako pupunta. For the allowance, usually nagsiset na ako ng food budget na day. If na-max out ko na yung food budget ko per day, hindi na ako magsispend. Pero since I'm a light eater, lahat ng food kasi dito medyo malalaki. So for me, it was good for 2 to 3 meals. So my one time, I spent pang $10 na. But I went somewhere, then I found a $10 meal na good for 3 meals. Binili ko na yun, tapos yun na yung meal ko for the following day. So parang nakatipid ko. Parang canary over ko na. Ah, alright. Pero kung sa isang tao na magtatrabaho dyan, I'm not sure kung paano ba yung sistema dyan na pagdating mo ba dyan, meron kang initial na salary ka or magtatrabaho ko muna for 1 month bago ka magkaroon ng salary. Kasi ang inisip for the work, for those who are working already, for example, first month mo pa lang, most likely sa half na sahod. I'm not sure kasi sa sahod dito. So I have to keep asking around. But from what I know, it's usually end of the month or first of the month yung sahod. Mm. So if you're new working here, it's best to have, let's say, a travel fund, yung fund, or let's say moving abroad fund na lang, to be exact. The good for at least mga one month or 2 months? Yeah, better 1 month because for sure, the next month, may sahod ka na eh. Ah, okay. So yun yung parang pocket money nila, no? Lahat ng expected expenses nila for the next month, yun yung dala nilang pera para covered yung kanilang necessities up until dumating yung una nilang sweldo. Okay. Yes. So that's tip 3. Tip number 4. Okay. So when you arrive, no, assuming walang quarantine and whatever, explore your area. Okay. Bakit? Because di mo alam na may mga hidden gems pala. Oh, okay. Na makatipid ka. For example, dito, nung di pa masyado nag-explore, but I started exploring already a bit. So I found marketplaces where I can just buy food na cheaper pa than the supermarket. No? Yes. So most likely yung future groceries ko doon na. And then yung food. Nagluluto ka ba dyan sa bahay nyo? Ay, of course, luluto tayo. Natipid din yung luto. No? Tapos, yung food prices pa doon when eating out was actually between 2 to 5 Singapore dollars. So, it's actually cheaper than sometimes the one I see here in my unit na HDB or the one near na mall there. So, most likely doon na ako pupunta. So, yun yung importante why you need to scout your area. Because, for example, meron din kasi malapit na electronic store dyan, which I just discovered recently when I went out. So, imbis na pupunta pa ako malayo, let's say to buy a phone or to fix a phone, dyan na ako. So, nakatipid pa ako for transportation. Kaya it's important to know your area. That's right, that's right. And connected din to sa 2, na finding your group or community where they can like show you around, show where the best spots is to like save money. At least, when you need to buy something, no, mga necessary expenses, at least nakatipid ka, at yung nasave mo na yan, can be used for, let's say, other expenses na or for the next month na naman. That's right, that's right. Mm-hmm. Alright, last tip! Last tip is actually adjust your budget plan if necessary. Uh-huh. Yung actually nagawa ko, which is actually a bit weird, no? Yung first week ko, sabi ko, no leash on my wallet. Mag-explore ako. So once na-gauge ko na yan, like tinetest ko kasi, dinilitmus test ko yung budget plan ko. No? Yung first week. Once na-gauge ko na yan, saka ko nalinagay na leash yung wallet ko. So nag-adjust ako because yung first week ko was around 15 to 20 SGD per day. Pero once I gauge it, pumunta na ako sa budget ko na 5 to 15. Dahil parang nag-match naman yung research ko and everything. Ah, alright. So, siguro magandang maintindihan nila na yung pagbabudget, yung sinet mo na budget, hindi yun, yun na yung final na budget mo. Yes. Magkakaroon pa rin siya ng adjustment.
And actually para sa akin na forever mo naman talagang minamanage yung budget mo. Hindi siya yung one time na tapos na. So ang important is you always monitor kung saan ba pumupunta yung pera mo so that you can adjust your spending for the following months, no? Yeah. So yeah, those are the five tips actually. Yun na yung part one natin. Yes. So those are the tips kapag ikaw ay nasa Pilipinas at balak mo magtrabaho or mag-aral abroad. So those are the five financial tips that you should consider. And of course, sana marami silang natutunan ngayon. And this is just the first part as the adventures of cute economista in Singapore. Gabi adventures talaga. We will continue to give you money tips for OFWs and students. Yes. Journeying with me along the way. Yan. Pero kung may tips din sila, you can always comment them down below. Yes. Oh, so sa mga nanonood sa atin ng mga OFWs, please share your tips also in the comment section. And if you like this episode, then please give it a thumbs up and share it to your friends. And please remember to subscribe to our channel. And of course, mga international students dyan, like me, you can always comment below and share your experiences when you moved abroad. No? And of course, don't forget to hit that notification bell so that you won't miss a thing. Alright, so maraming salamat sa panonood sa ating video dito sa ating Wealth Archie channel. And hope to see you again in our live stream or sa next week sa ating bagong video. Okay, so bye Adriel. Bye-bye mga ka-Archie. Bye guys. Bye ka-Archie. Ingat.